Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Dylan noong February 6, 1999 sa Colorado, USA at siya ang bunsong anak ng kanyang mga magulang na sina Elaine at Mark Redwine. Ang kanilang pamilya ay lumipat sa La Plata County na maituturing na isang tahimik na lugar sa Southwest Colorado. Mula sa panlabas, ang kanilang pamilya ay masasabi mong all-American family na tahimik pero masaya sa kanilang pamumuhay. Ang ganitong environment ang naging dahilan kung bakit si Dylan ay malapit sa kanyang nakakatandang kapatid na si Corey. Ang magkapatid ay mahilig sa sports na football, baseball at kahit basketball. Ngunit nang sumapit ang 8 taong karawan ni Dylan, ang mga problema sa pagsasama ng kanyang mga magulang ay hindi na ng mga ito na itago. Kaya noong 2007, pagkatapos ng 18 taong pagsasama ng dalawa, sila ay nagkasundo na maghiwalay. Ang tanging naging dahilan kung bakit sila nag-uusap ay mga bagay na tungkol sa kanilang mga anak. Ang setup at arrangement na ito ay hindi na bago kay Mark dahil hindi yun ang unang beses na siya ay na-divorce. Ayon sa ulat, ito ay dati na ring ikinasal ngunit katulad ng nangyari sa pagsasama nila ni Elaine, nauwi din sa divorce ang kanyang unang kasal sa kanyang asawa. Noong una ay maayos ang kanilang co-parenting arrangement. Ngunit nagbago ang lahat nang isang araw ay nag-file ng mga papeles si Elaine sa korte upang magkaroon siya ng full custody sa panganay nilang anak na si Corey. Ang mga tao ay nagulat pero ang hindi nila alam, ang malaperpektong imahe na ipinapakita ni Mark ay hindi totoo. Base sa mga dokumento, si Mark ay isang violenting tao na kapag hindi nito nagugustuhan ang mga nangyayari, sa halip na gumawa ito ng paraan para maresolba ang problema, ay pinagbabalingan ito ng galit ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak. Sa dokumento ay nagpatotoo si Dylan na bayulente nga ang kanyang ama kaya mas gusto nitong makasama ang kanyang ina. Ang laban sa custody ay nakita at nabasa ng judge sa La Plata County of Durango noong September 21, 2012. Pagkatapos marinig ang panig ng bawat isa, nagdesisyon ang judge na ibigay ang full custody ng panganay nilang anak na si Corey kay Elaine at sa bago nitong partner. Habang si Mark naman ay makikita lamang ang kanyang bunsong anak na si Dylan kung ito ay court-mandated. Ibig sabihin, nakadepende sa judge kung siya ay papayagan na mabisita ito. Sa loob ng ilang buwan, kahit hindi gusto ni Dylan, siya ay bumibisita sa kanyang ama na nakatira 6 oras mula sa kanilang bahay. Bago ang Thanksgiving noong 2012, ang judge ay pumayag na makasama ni Mark ang kanyang bunsong anak. Kaya kahit ayaw ni Elaine at ni Dylan, ang kanilang abogado ay inirekomenda na wala silang magagawa dahil yun ang utos ng hukom. Pagkatapos maihatid ni Elaine si Dylan sa airport, nakatanggap siya ng text mula dito na matagumpay siyang nakarating sa Bayfield, Colorado kung saan nakatira ang kanyang ama. Ngunit kinabukasan, nagtaka si Elaine dahil hindi na niya makontak ang kanyang bunsong anak, kaya tumawag na siya sa 911. Police Fire Dispatch. Hi, my name is Elaine Redwine and my son Dylan Redwine was visiting his dad up in Durango and his dad texted me a little while ago and said he could not find Dylan. Okay. 13 years old. Okay, so he's staying with his dad. And what's the dad's name? Mark. Mark Redwine. Does he have any idea where he may have gone? Not according to him, no. Ang takot na si Elaine ay agad bumiyahe patungo sa Bayfield para hanapin ito. Nang makausap niya ang kanyang ex, ay sinabi nito na wala din siyang clue kung nasaan ito dahil ang huling beses na nakita niya si Dylan ay nung nagsabi ito na siya ay matutulog na. Dahil sa edad nito, ang mga otoridad ay hindi nagsayang ng oras at hinanap nila ito sa paligid ng bahay ni Mark. Ang lugar kung saan nakatira si Mark ay isang liblib na lugar at ito ay inilarawan na isa sa mga pinakamaliblib na lugar sa buong Estados Unidos.
Bukod sa nababalot ito ng mga napakarami at nagtataasang mga puno, ang isa pang ipinag-aalala ng search and rescue team ay ang panahon. Dahil kung hindi ka pamilyar, ang mga bear months sa Estados Unidos ay winter. At noong panahon na naiulat na nawawala si Dylan, ang temperatura sa Bayfield, Colorado ay nagnegatibo. Ang mga taong kasama sa search and rescue team ay naghanap hanggang alauna ng madaling araw. Ngunit ang ipinagtaka ng mga ito ay hindi man lang nila nakita na tumulong sa paghanap ang ama nito na si Mark. Ayon sa search coordinator, nang sumapit ang gabi, pinatay nito ang ilaw sa kanyang bahay na tila ito ay nakakatulog pa kahit nawawala ang kanyang anak. Kinabukasan, sinabi nito na maaaring naglayas ang kanyang anak at itinuro nito ang mga investigador sa Mountain Lake Dam kung saan karaniwan silang nangingisda ni Dylan. Idinagdag din niya na isa sa kanyang mga fishing poles ay nawawala na maaaring dinala nito. Ito ang video ni Kathy Barry sa nasabing dam. Kasama niya ang search and rescue team, ang ina ng binatilyo at pati ang mga kaibigan nito. Ngunit kahit anong hanap nila ay hindi nila nakita si Dylan. Nagkaroon sila ng vigil at humingi sila ng tulong sa publiko dahil nagbabaka sakali pa rin sila na makikita nilang buhay si Dylan. Ang ama nito ay nagsalita rin sa vigil ngunit kahit anong sabihin nito, ang mga tao ay hindi mapigilan na tanungin nito kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ng kanyang anak. Ang tanong na ito ay ang parehong katanungan ng FBI kay Mark nang ito ay imbitahin nila sa police station para sa isang interview. Doon ay itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari. Bagkus ay sinisi niya ang kanyang dating asawa na si Elaine. Muli niyang sinabi na maaaring ang kanilang anak ay naglayas dahil sa away nila ng dati niyang asawa. Pagkatapos ng unang interview na yun, pinakawalan siya ng mga otoridad dahil wala silang malakas na ebidensya para i-detain ito. Ang sumunod nilang ginawa ay alamin ang mga pangyayari bago nawala si Dylan. Sa investigasyon ay lumalabas na ayaw ni Dylan na pumunta sa bahay ng kanyang ama dahil gusto nitong makasama ang kanyang lola na ina ni Elaine dahil ito ay may cancer. At ang doktor ay hindi sigurado kung ito ay magtatagal pa. Ibinahagi ni Elaine sa mga investigador na tinawagan niya ang kanyang abogado para tanungin kung pwede bang hindi niya papuntahin si Dylan sa bahay ni Mark. Ngunit sinabi nito na wala siyang magagawa dahil yun ay utos ng judge at maaaring sila ay magkaproblema kapag hindi nito pinapunta ang anak. Kaya kahit siya ay nag-aaninlangan at ayaw ng bata, nagbook siya ng plane ticket. Base sa manifest ng Frontier Airlines, nakasakay at nakarating si Dylan sa kanyang destinasyon. Sa airport ay sinundo siya ng kanyang ama. Ito ang video ng dalawa at ayon sa eksperto na sumuri sa mga galaw at kilos ng binatilyo, ay tila hindi ito masaya at ilag siya sa kanyang ama. Mula airport, ang mag-ama ay dumiretso sa malapit na Walmart. Katulad ng kilos nito sa airport, ang dalawa ay tila hindi magkakilala at minsan ay tumitingin ang mga ito sa magkabilang aisle sa loob ng supermarket. Habang nagsa-shopping, si Dylan ay nagte-text sa kanyang mga kaibigan para ipaalam sa mga ito na hindi siya makikipagkita. Ang kuhang ito ay ang huling beses na makikitang buhay si Dylan. Base sa kanyang cellphone records, bandang 9:46 ng gabi, ay huminto at namatay ang cellphone nito nang siya ay nasa loob ng bahay ng kanyang ama. Sumapit ang Thanksgiving, Pasko at Bagong Taon, hindi nakita si Dylan na tila ito ay naglaho na lamang na parang bula. Dalawang buwan pagkatapos maiulat ang pagkawala ng binatilyo, ang kanyang inang si Elaine at kapatid nitong si Corey kasama ang ilan sa mga tao ay nagprotesta sa harap mismo ng bahay ni Mark. Sa interview kay Corey ay ibinahagi nito na hindi na pala nakikipag-usap sa kanila ang kanyang ama at malaki ang hinala nila na ito ang suspect sa pagkawala ng kanyang kapatid dahil ito ang huling tao na nakakita sa kanyang kapatid na buhay. Sa tulong ng FBI, nagawang maaprobahan ng judge ang isang search warrant at hinilughog ng mga investigador ang loob at labas ng bahay ni Mark. Nagdala ang mga ito ng mga cadaver dogs. Ayon sa lead investigator, inalertuhan sila ng mga aso dahil sa malabangkay na amoy sa loob ng bahay at pati sa likod ng pickup truck ni Mark. Idinaan nila ito sa lie detector test at ang resulta ay nagsisinungaling ito. Sa pangalawang pagkakataon, idinaan muli sa interview si Mark pero mariin pa rin ang pagtanggi nito. Kahit anong pakiusap ng nag-i-interview sa kanya na umamin na siya,
ay lagi nitong sinasabi na siya ay inosente. Kahit may hinala ang mga otoridad na may kinalaman ito sa nangyari, wala naman silang nagawa kundi pakawalan nito dahil wala silang malakas na ebidensya para maidetene ito. Ang issue ng kanilang pamilya ay may expose at malalaman ng lahat ng mga tao sa Estados Unidos dahil noong February 2013, 3 buwan pagkatapos mawala ni Dylan, silang lahat ay nagharap-harap sa Dr. Phil show. Hindi lamang mga tao ang nakatutok sa palabas dahil ang bawat kilos ni Mark ay inobserbahan ng mga eksperto. Doon ay nagharap-harap silang 3 at kung ako ang tatanungin mo, mailalarawan ko na no holds bar ang nangyari. Walang filter ang kanilang mga sinasabi at lahat ng baho ng bawat isa ay pinagpiestahan ng mga tao. I hate you and you have been nothing of a father. I want you to do something to find Dylan! Bukod sa mga anghang na patot sa dahan ng magkakapamilya, isang sekreto ang nabunyag. Ang nakakatandang kapatid ni Dylan na si Corey ay sinabi na hindi lamang bayulente ang kanilang ama, pero ito ay may itinatagong kahiyahiyang lihim. Ayon sa kanya, sila ay nagkaroon ng father and son trip sa Cleveland at silang 3 ay nanood ng baseball game. Noong gabi ng araw ding yun, bumalik sila sa kanilang hotel at kaagad nakatulog ang kanilang ama. Ngunit ang magkapatid na puno pa ng mga enerhiya ay nanatiling gising. Hinaram ni Dylan ang laptop ng kanilang ama at ilang sandali pa ay tinawag siya nito dahil may nakita itong mga litrato na nasa deleted files. Doon ay nakita nila na ang kanilang amang si Mark ay nakadamit ng mga pambabaeng kasuotan tulad ng bra at pantyhose. Dahil sa may mga nilalaman ng mga litrato na hindi pasok sa pulisiya ng YouTube, hindi ko maipost ang mga ito pero kung maghahanap ka, ilang clicks mo lang ay makikita mo ang mga litrato. Isa sa mga litrato inilarawan ni Corey na si Mark ay nakasuot ng diaper at ang kasunod na shot ay nilalaman nito ang sarili nitong dumi mula sa diaper. Kinunan din ito ang kanyang mga dila para ipakita na kinain talaga nito ang kanyang dumi. Nagulat, nalito at nandiri ang magkapatid sa kanilang mga nakita. At para magkaroon sila ng ebidensya na totoo ang kanilang mga sinasabi, kinuha ni Corey ang kanyang cellphone at kinuhanan niya ang bawat litrato na nakita nila. Ibinahagi ni Corey na nagkasundo sila magkapatid na huwag sabihin sa ibang tao ang kanilang nakita. Ayon dito, ang kanyang kapatid ay katulad ng ibang teenager na kapag merong hindi ito nagustuhan sa sinabi at ginagawa ng kanyang ama, ay nananagot ito at malayang ipinapahayag ang kanyang mga saloobin. Nalaman din ng publiko na noong araw na pumunta si Dylan sa bahay ng kanyang ama, ang mga ito ay nagtalo sa punto na nasabi nito na si Corey at ang kanyang ina ang itinuturing niyang magagandang impluensya o role model sa kanyang buhay. At para mapatunayan ang kanyang punto, nag-text ito sa kanyang kapatid para ma-forward nito sa kanya ang mga litrato. Ayon sa interview kay Corey, dahil sa alam niyang desperado na ang kanyang kapatid, ay sinend niya ang mga litrato. Malaki ang hinala niya na maaaring nagdilim ang paningin ni Mark nang malaman ito na alam ng kanyang mga anak ang kanyang nakakahiyang lihim. Sa Dr. Phil show ay sinabi ni Mark na ang mga litrato ay hindi totoo at ang mga ito ay pineke lamang. Inakusahan niya na ang kanyang dating asawa na si Elaine at anak nito na si Corey ang mga masterminds sa paggawa ng mga peking litrato. Nang tanungin ulit siya ni Dr. Phil, ay nag-iba ang kanyang sinabi at inamin niya na siya mismo ang nag-edit ng mga litrato at sinadya niyang iwan ang mga ito para makita ng kanyang mga anak. Ilang buwan ang lumipas pero wala pa rin nakakaalam kung nasaan si Dylan. Dahil sa tindi ng lamig, walang naging choice ang search and rescue team kundi itigil ang paghahanap. Nang matapos ang winter at natunaw ang lahat ng snow sa kabundukan, hindi nagsayang ng oras ang mga ito para hanapin ang binatilyo. Ngunit hindi lamang ang search and rescue team ang unang mga tao na pumunta sa bundok. Dahil isa sa mga ito ang nakapagsabi sa leader ng rescue team na nakita nito na bumaba mula sa bundok si Mark. Ang mga tao na naghahanap kay Dylan ay nakakita ng pares ng Nike Air Jordan. Ang mga sapatos ay nag-match sa mga sapatos na Dylan noong ito ay huling nakitang buhay. Kinabukasan, nagsama sila ng mga cadaver dogs at isa sa mga asong ito ang inalertuhan ang mga taong naghahanap na may naamoy itong bangkay. Sa kanilang paghuhukay ay nakakita sila ng ilang mga buto.
Ngunit kahit nakita na nila ang mga buto nito ay wala pa rin silang malakas na ebidensya laban kay Mark. 2 taon pa ang lumipas bago nila nakita ang bungo ni Dylan. Ayon sa mga bikers, natagpuan nila ito halos 2 kilometro ang layo kung saan nakita ang ilan sa mga buto nito. Ngunit hindi ito nakatulong dahil ayon sa district attorney ay wala silang sapat na ebidensya para masampahan ang kaso si Mark. Ang break na kailangan ng pamilya ni Dylan ay nangyari noong nabagong administrasyon at bagong district attorney ang naupo sa pwesto noong 2017, 5 taon pagkatapos may ulat na nawawala si Dylan. Ang nasabing DA ay nakipagtulungan sa mga investigador para makakalap ng sapat na ebidensya upang masampahan ng kaso ang ama nito na si Mark. Noong August 2017, si Mark ay naaresto sa Washington State habang siya ay nagtatrabaho bilang truck driver. We don't have a choice that you're going to have to go down to the Whatcom County Jail and get booked in until that gets sorted out. Sinampahan siya ng kasong second degree murder at pang-aabuso sa kanyang anak. Halos 9 taon mula nang mawala si Dylan, nagsimula ang paglilitis. Doon ay lumabas na ang prosekusyon ay meron palang malakas na ebidensya dahil ang forensic team ay nakakita ng dugo sa living room o sala ng bahay ni Mark. Nang ito ay idinaan sa DNA testing, kumpirmado na ito ay dugo ni Dylan. Ang defense team naman ay nag-focus sa anggulo na bakit ang bungo nito ay nakita sa layong halos 2 kilometro mula sa kanyang mga buto. Para sa kanila, ang bata ay hindi pinatay ni Mark, bagkus ito ay naglayas, pumunta sa gubat at nilapa ng mga hayop. Iniharap nila ang kanilang mga eksperto na nagpatunay na maaaring ang mountain lions o bear ang umatake dito at nagdala sa bungo nito ng malayo. Ngunit ang anggulo na ito ay hindi pinaniwalaan ng jury. Sa closing argument, sinabi ng prosecution na ang nangyari talaga noong gabi ng November 19, 2012 ay nagtalo ang mag-ama dahil ipinakita ni Dylan sa kanyang ama ang mga nakakahiyang litrato nito. Dahil sa posibilidad na ang mga nakakahiya niyang mga litrato tulad ng kumakain siya ng sarili niyang dumi ay kumalat, mas pinili ni Mark na idispatcha ang kanyang anak para maiwasan ang kahihiyan. Pagkatapos ng 5 linggong paglilitis, ang jury ay nagkasundo na guilty si Mark sa kasong second degree murder at pang-aabuso sa kanyang anak na si Dylan. Pinatawan siya na magdusa ng 48 taon sa kulungan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!